welcome to another video. For today's video, titikman natin yung mga pagkain ni 7040 Pitmasters. Grabe, nung dumating to sa amin kanina, sobrang nakakatakam. Kasi very massive yung serving and yung amoy palang panalo na. Ayun guys, nag-deliver sila ng food. Ang nakalagay dito, they are an online food delivery service that offers smoked meats, chicken, baby back ribs, Angus beef, short plate, or belly. So, yun yung mga ino-offer nila. Dapat daw guys, one day lead time kasi yung smoking ng meat takes up to 6 to 12 hours. So, dapat advance kayo mag-inform sa kanila. Kung may order kayo for the next day, ngayon pa lang, i-inform nyo na agad sila or mag-order agad kayo sa kanila. And again guys, ilalagay ko sa description box down below yung link nila para if ever interested kayo mag-order ng mga gantong food, mga smoked foods, pwedeng-pwede nyo i-message 3-1740 Pitmasters. So ayan, binila na lang tayo ng chicken, baby back ribs, and of course yung kanilang meat. Ito guys, nakasupot siya. Naka-vacuum. Ayan yung picture, naka-vacuum yung mga meat na yan, and then pwede mo siyang i-boil or i-microwave para i-initin. So, ayan. Meron din silang mga sauce. We have the honey mustard. Ayan guys, nakalagay mismo. 1740. Meron tayong spicy barbecue sauce. I think ito yung nakalagay sa ating spare ribs. And ito, excited ako. Sriracha mayo. We have the regular or signature barbecue sauce. Alin yan dito para magkakulay? And the garlic aioli. So, ayan yung mga sauce natin. Alisin muna natin itong mga sauce. Baka matabig natin sila. Ayan. Thank you so much, Joy. Nalagyan ako ng kanin. Ang saya-saya. Alin to? So, ito, ating spicy barbecue. And then, ating regular barbecue. Pinandaan ko talaga. Medyo ano to, malapot. Yes. Ito medyo malamang. So, hindi ko alam guys kung ano sisim. Siyempre guys, hindi namin talaga to kayang ubusin dahil very massive. Ano siya guys? 10? Dalawang dangkal. 10 ano siya? 10? 11. 10? 10 or 11 ribs ata to. 11. And then yung chicken guys. Kung bumibili kayo ng mga chicken sa mga rotisserie na chicken, sobrang laki nito. Parang double the size. Ano yung sa loob? Laman mismo ng chicken. Laman ng chicken. So, okay. Grabe. Sobrang gigantic ng chicken nila. Wala akong masabi sa size. Ito rin, sobrang laki. Alam nyo, pag binili nyo to sa restaurant, sobrang mahal. So, titikman na namin ni Jowa. Siyempre, guys, meron kaming serving na knife dito kasi ayaw namin mababoy yung pagkain para pwede pa namin i-share after this. Ako, Jowa, magsislice kasi sa lungot sa ano mo. Yung meat ay very pinky. So, alam mong fresh yung meat. Ma-pink. Diba? Ma-pink. So, tikman natin siya ng... Let's taste it without the sauce. Sabi nila, yung sauce daw, kahit saan namin eterno, bagay siya. Yung wala mo na. My God. Ang lambot. Sarap. Ang ganda ng kulay ng meat, guys. Very pinky. And very tender siya. Alam mong fresh yung meat na ginamit nila. Ang sarap ng taba. Amoy na amoy, ano? Smoke na smoke talaga yung lasa. Tikman natin with spicy or sriracha mayo. Gusto ko kumain sa tasa mo, Jowa. Dito ako. Ang sarap. Ano masasabi mo? Alam niyo yung pinakamit niya, very flavorful. Sobrang malasa. Kahit hindi mo siya i-dip alin man sa sauce, masarap na siya. Sobrang malasa na siya and very tender. Ano siya eh, parang medyo nag-melt na siya sa bibig. Jowa pag ganito masimot po. Kesa hinangat niya. Natatanggal siya agad sa buto, hindi siya mahirap kainin. Ayaw nga, ang bilis. Oh, di ba? Simot. Ayan. So, sausaw naman natin siya dito sa aioli natin. Ha? Ang pangalan? Garlic aioli. Ang sarap ng mga sauce. Pasensya na kayo sa ubo ng nanay ko ah. Sarap din. Ito. Honey mustard. Hindi ako pa ng honey mustard, pero titikman ko yan. Pwede din. Parang hirap pumili.
Hindi ko na siya sasaw-saw sa barbecue dito. Kasi barbecue na yung sagati ka mong barbecue. Ito. Ang sarap ng taba mo. Bakit ito, saan to? Taba mo? Tingnan nyo guys. Inuhuli ko nga eh. Inuhuli ko nga eh. Saan? Ito, ano to? Ito yung? Spicy. Tsaka? Hindi spicy. Nandito ito sa spicy. Hindi ka naman. Yun na masarap. Ternong-ternong. Yun na masarap. Yun ang masarap. Panalo to. One down. Asa yung gusto mo? Hindi ko. Ayun yan. Ayun yan. Yan. So kung chicken muna. Ito masarap. Panalo. Chicken muna tayo. Okay. Hibayin mo yung gitna. In-inform ako ni 7040 Pitmaster. Ngayong gantong chicken, normal na pink yung laman. So, let's try to slice. Oh my god, nakakatakot, Zoba. Ito na lang. Parang naano ko sa gitna kung ano yung, parang meron siyang, meron na, lemon. May lemon sa sabi gitna. Ko na kasi kasi parang may laman, may palaman. Mabiyan na yan, may buto yan eh. May lemon siya guys sa loob. May lemon. Siguro pampalasa. Balik na natin si lemon sa loob. Kala ko laman ng chicken. So, ito, tigisa kami ni Jowa. Legs sa'yo o wings? Akin legs. Hindi, doon ako sa wings, siyempre. How will I, ano, cut this? Yung medyo pa ganon. Baliktad na po natin ang chicken. Ayan, tingnan nyo naman kung gano'ng kalaki. Nasira yung legs sa kabila. So, napilay na po yung ating chicken, Jowa. Ilayan mo na lang. Ilayan na lang natin. Oh my God. Ay! Pinubalay na yung buto. Ayan ka. Oo nga, no? Sobrang kung isipin nyo guys, hilaw siya. Pero hindi siya hilaw. Actually, they inform me na normal na yung color ng pinakamit ng chicken is reddish or ma-pink. Ibig sabihin fresh. Pero hindi. Hindi. Hindi nga. Hindi lasang hilaw. Ang sarap. Sarap. Kung gusto nyo guys ng mas... informative na information about this. I-check nyo guys, i-message nyo sila. Ang chicken lasang fresh. Actually guys, yung nakaraan pa dito nila, dapat ako padadalan. Pero gusto nila lagi, pag nagsiserve sila, fresh talaga. So, inantay nila magkaroon lang sila ng mga fresh meat para ipadala sa atin. Masarap siya, spicy ano, sa sriracha. Masarap siya, ngayon. Masarap dito sa anang. Pero try pa rin natin sa iba siyempre. Kaya, alam niyo nilalasan ko sa kanya, may pagka Kenny Rogers yung lasa. Ang sarap! Alam naman natin ng Kenny Rogers, sobrang sikat. Pero guys, actually mas fresh pa yung chicken. Ito. And ang laki hindi, talaga. Hindi, tsaka ano, pati yung buto, halos kulay nagpipink. Pero ang ganda eh. Nagulat ako eh, first time makakita ng ganito. Hindi siya hilaw guys. Actually, imagine na mo walang ka-blood-blood. Ang ganda ng pagkakaluto sa kanya. Talagang normal lang na ma-pink siya. Bigang pata. Bigyan si Joa ng balat. Ang lambot. Sarap niya. Ang sarap nito guys. Isa to siya parang nakakatakam na mukbang namin. Kasi yung itsura pa lang ng food. Alam naman natin na tayo may sa mga ganito. And sobrang generous sila kasi guys, ang dami nilang binigay sa atin. Actually, yung ganito namin, dalawang balot. Hindi ko alam kung pork and beef yung binigay nila. Or parehas beef. Basta naglabas na lang ako ng dalawa sa isang plastic. Dalawang plastic yung binigay nila sa atin. Kasi ang dami din naman. Kasi sobrang dami talaga. We cannot finish this. And sayang naman, pwede pa na yung pang ulam bukas, di ba? Ang sarap. Sarap pa. Uy, ang sarap nito. Yun na lang talaga yung masasabi namin masarap. Kasi, no joke. Ang sarap. Ang lambot-lambot ng chicken. Meron kasi mga ganito ha. Yung napansin ko, tuyot yung chicken. Sa loob ba? Yung merong part na matigas na parang tuyot. Ito hindi. Very juicy yung loob niya. Very flavorful. Pasok na pasok sa laman yung ano. Yung lasa. Gusto ko tikman yung part ng pecho kung ano rin yung loob. Siguro kung hindi ka sanay kumain ng parang... Yung siyempre tayo, diba, pag nasa kumakain sa mga chicken, pag nakita natin yung mga mapping, isipin agad natin, hilaw siya. Hindi. Pero hindi. Tingnan nyo.
Hindi siya loko, makita niyo, wala siyang kablad-blad. Ang ganda ng pagkakaluto. Saka malalaman yung hilaw, pag sobrang tingtab ng laman, ito, ano siya eh, mapink lang yung laman, pero kita mong luto. Kasi pag hilaw, parang matransparent pa yung laman. Ito, hindi. Alam niyo naman, guys, ilang beses na ako nakakain ng hilaw na chicken sa mga pagmumukbang ko. And, ayan, hindi lang siya hilaw. Guys, I need to pay collaboration with 7040 Pitmaster. Talagang pinadala lang nila yung food and they want an honest opinion about this and... Sarap. Yun lang talaga masasabi namin. Masarap talaga siya. Dito lang kasi siya, ha? Sige. Mabigit siya sa tiyan. Sobrang bigat niya sa tiyan. Mabigat sa tiyan. Yun palang nakakain ka pero mabigat sa tiyan. Paano pa ako? Nag-rise ako. Ako hindi ako masyado nag-rise. Perfect siyang papakain, perfect siyang pang-rice. Sa totoo lang. Sarap. Ang ganda ng chicken. Wala akong masabi sa chicken. Sobrang fresh ng chicken. Ito. Mahirap ma-achieve yung gandong klaseng luto sa bahay. Pero na lang kung talagang chef ka o maalam ka talaga sa gantong pagluto. Pero pag parang pag sa ano, ang hirap i-achieve ng ganyan. Pati yung lasa. Pansimot. Eh? Tingnan mo, ang ganda. Ang pink-pink ng laman mo. Pero hindi siya hilaw. Doon ako na-amaze. Ang ganda ng pagkakaluto. Tsaka, ano siya? Yung maitim siya, guys, pero hindi siya lasang sunog. Oo nga, no? Diba? Hindi siya lasang sunog. Hindi maalat yung... Kinain ko yung balat, eh. Hindi siya mapait. Ako rin kinain ko yung balat, hindi siya mapait kasi guys, usually yung mga ganito itsura sa mga binibilan natin ng mga yung mga umiikot na manok. Yung mga pinapaikot na manok, diba? Usually pag ganyang kulay na, pag natikman mo, lasang sunog. Siya, hindi siya lasang sunog. Wala siyang kapait-pait. Kung ano yung flavor na parang barbecue flavor, ganun yung lasa niya. Ang sarap. Ang sarap ng pagkaka-roast sa kanya. The best. So, nagustuhan ko sa sauce. Of course, yung barbecue sauce, given na masarap talaga ang barbecue sauce. Pero ako, itong garlic aioli and yung kanilang sriracha mayo. Saka yung honey mustard. Kasi yan yung mga fan talaga ako ng mga ganyan sauce. Hindi ako fan ng mustard, guys. Hindi ako masyado may isang mustard. Ako yung honey mustard. Pero kung bibili kayo sa kanila, magsama kayo ng sauce, kahit dalawa lang. Lalo na yung spicy. Ako ah, practical choice sa sauce. Hindi ako bibili ng barbecue. Alam niyo yung bakit. Very malasa flavorful na. Very barbecue na yung lasa niya. Ang sarap-sarap ng flavor. Umaabot hanggang laman. Tagos na tagos talaga. Hanggang buto. Kaya hindi na kailangan mag-additional ng barbecue sauce. Ito talaga. Kumbaga, kung gusto niya additional flavor, para hindi puro barbecue sauce, go with this. 3 siguro. Lubos ko na yung kanin ko. Second plate. Teka lang, simutin mo lang. Nag-enjoy. Ako talaga pag ganito, minsan hindi ako nagkakanin. Jowa, gusto ko ng drinks. Andiyan na. Pato na lang sa'yo, Kali. May buto. Ano sa sabi? Ito, gusto ko. Ito, tikman lang natin. Hindi ako minom ng Kali, pero madumi yung kamay ko. Hindi ko mabuksan yung coke ko. Ang sabi na ito? Sulit na tayo. Hati muna tayo. Parang kumain sa mga 5-star hotel. Hindi, masarap talaga style, siya. No? Sarap siya. Sarap talaga. May kuchilyo naman kami. Oo nga pala. Ewan ko. Ito na. Ayan na yan. Happy. Asan yung kuchilyo? Ito lang dito sa akin. Ayan na ba yan? So, tikma ko muna siya ng timpla. Beef to. Beef? Ito mapink din yung ano yun. Beef. Ang lambot. Ako guys, sa mga tinatanggal ko yung mga ugat-ugat, pag nakakakita talaga ako ng ugat. Beef. Ang sarap. Ang sarap ng pagka-flavor ng beef niya. Hindi siya yung maanggo. Alam niyo yung tinatawag na maanggo sa beef? Hindi siya ganun. Yung maanggo. Hindi, alam niyo, jowa. Ang sarap. Yung parang malansa na beef. Hindi siya ganun. Ano siya? Fresh yung lasa ng beef and then sobrang tender din. Lahat ng food nila yung napansin ko, lahat malambot. Mapa chicken. Lahat malambot. Wala na sabi nito pwede rin daw is dito. Ha? Ang sarap ng taba. Sarap ng taba. Tingnan nyo naman yung taba.
panalo yung taba. Siguro maganda to pag iinitin. Ano na lang. Boil. Boil na lang. Parang di matayo. Mm. Kasi pag may microwave to, maano. Mmm, ang sarap na sriracha mayo. Damihan mo. Alam nyo guys, sinalagay ng sausawa namin. Takit ng mga boto yan kasi wala akong mapaglagyan na maliit na lalagyan. Ang sarap, diba? Pero ako dito sa beef, parang mas gusto ko siya ng plain. What? Mm. Pag plain kasi mas malalasahan mo yung laman. Yung beef yung niya. Yung beef mismo. Masarap siya with the sauce, pero mas... Mas gusto ko siya ng walang ano. Mas gusto ko siya ng walang sauce. So, diba? Para sa kami yung jowa. Kaya ako ng ugat. Tanggal natin ugat. Sarap? Wala na kaming masabi kung hindi masarap. Hmm. Yung tabak. Alam nyo? Itong sarap talaga. Pag may celebration sa bahay nyo, pwedeng-pwede ito na magpapadeliver na lang kayo sa kanila. O diba? Para kayong naka 5 star sa handa nyo. And ang lalaki ng serving ah. In fairness. Kasi ito, nakikita ko ito niluluto sa ano? Yung mga malalaking grill eh. Hmm! Meron sila. Oo, ganun eh. Kaya nga kung wala rin lang naman kayong ganun sa bahay, ang hirap ma-achieve ng ganito klaseng luto. Ako hindi na. Ako dyan na lang ako. Hmm. Ito? Kaya ko na ganitong mukbang, tumataba. Ay, na ganitong taste. Kasi itong mukbang guys, ako sanit talaga na. There's no way that we can finish this dahil... Malaki. Malaki talaga. Grabe, sipin niyo yung spare ribs ah. Labing isang buto. Tsaka hindi siya yung spare ribs na mini. Di ba mayroon mga spare ribs yung mini? Kanina dalawang dangkal ko eh. Dalawang dangkal ko yung haba. Hindi. Tsaka yung pinakahaba ng pinakabuto, mahaba siya. Hindi siya yung mini na spare ribs na ganyang kalilit. Eh, tingnan yung gano'ng kalaki yung buto. Ang haba ng buto. Grabe. Sobrang sarap guys. Again, we highly recommend for you to try this 1740 Pitmaster. Ilalagay ko guys sa description yung link nila. Dahil for sure, magugustuhan nyo to. Sabi ko sa inyo, mukha lang siyang maitim, lalo na yung chicken. Ang dami niyang portion na sobrang black, pero... Hindi maalat? Hindi. Hindi lang maalat, kasi di pa ganyan mapait. Mapait, hindi rin. Hindi siya mapait, as in sobrang flavorful niya from the outside hanggang sa kaloob-looban niya. Sobrang sarap niya, guys. And sobrang tender. Yun yung isang nagustuhan ko sa kanya. Kasi kalimitan ng mga gantong luto talaga, natutuyot na. Di ba sabi nila pag mapink yung... Laman. Masarap. Oo, yung tsaka fresh. Sobrang mapink talaga guys nung laman. And sobrang nag-enjoy kami dito sa pagtikim namin ng mga food ni 1740 Pitmaster. Again guys, they do online delivery service ng mga smoke meat like chicken, spare ribs, angus beef or belly. Kaya kung at yung mga sauce nila guys, panalo. Promise, yung sauce panalo talaga. Ako yung spicy. Barbecue. Ako itong aglio, garlic aioli and sriracha mayo. So, kung kayo ay fan ng mga ganitong klaseng food, hindi kayo mabibigo guys si 1740 Pitmaster. Sobrang yummy ng kanilang mga food. Sana nag-enjoy kayo sa aming pagtikim dito sa mga food nila. Again guys, link will be in the description box down below. If you enjoy this video guys, please give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe. Bye! Maraming salamat!